Hi everyone! Nalinis ko yung aquarium tank nitong crayfish at PKB molly at nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Ano yun? Panoorin nyo ang video na ito. Ito yung aquarium tank ng PKB molly at crayfish. Pwede pala silang pagsamahin basta kailangan lang ay mataas yung tubig sa aquarium. Mga ilang buwan ko na din silang di nalilinis dahil medyo busy ako sa paggawa ng mga freelance design. Ito yung filter sump para malinis yung tubig. Sobrang dumi na din itong filter wool. Madali lang naman siya linisin dahil pipiga-pigayin ko lang naman yung filter wool. Pero dahil ilang linggo na din yung filter wool ay papalitan ko na lang siya ng bago. Dito gamit ng hose ay kukunin ko yung tubig sa aquarium. Dito nagumpisa yung malaking pagkakamali ko mga idol. So, ano yun? Yan palang baba ng aquarium, yung tubig, yung parang mga dumi na kinukuha ko dyan. Meron pala siyang mga craylings. Yung mga crayfish pala na ito ay mga breeder size na. Hindi ko kasi akalain dahil sobrang busy din ako. Marami-rami kasi akong ginagawa. Hindi ko na na-check kung gaano na sila kalalaki. Ngayon ko lang uli nakita sila. Last time na-check ko sila dun sa video ko, napakaliliit pa nila eh. Pero ngayon pala sobrang breeder size na sila, to the point na yung tubig na hinihigop ko dyan sa ilalim ay may mga craylings. Hindi pala lang mga dumi. So yung tubig na yan, nasa batsyang yan, is my craylings. Tapos nung nilipat ko siya, tapos ni kasama nung mga crayfish mamaya, may mga craylings din pala yun, mas madami. Tapos may nakita pa ako ng crayfish na buried ng mga eggs. So yun pala yung dapat na gawin kapag kukuha ka ng tubig is maglalagay ka ng fishnet. So dito hinuhuli ko yung mga PKB molly para ilagay ko dun sa batsa para malinis ko na rin yung buong aquarium tank. Pero yun nga lang, sabi ko kanina, dapat pala pagka hinihigop po yung tubig dun sa ilalim, meron nakaabang na fishnet na dun sa dulo. Para kung sakasakaling may mga railings doon, is mahuli ko pa siya or may transfer ko sila sa ibang lalagyanan. Kasi hindi pala sila pwedeng may maliit na crayfish dito sa tank kasi kakainin sila ng malalaking crayfish. So ito, naglagay kasi ako ng snail dyan. Yung iba niyan, yung mga maliliit, kinakain ng mga crayfish, which is dagdag protein na rin sa kanila. At saka itong mga malalaki na hinuhuli ko, sila naman yung naglilinis ng bottom ng tank. Kasi anong nangyari kasi pag nagpakain ako, hindi naman lahat yung nakakain ng mga molly at ng crayfish. Ang mangyari kasi niyan, pag nagpakain ako dun sa taas, ang kakain nun mga molly. Pag tapos yung mga pupunta sa baba, mga crayfish ang kakain nun. Yung mga hindi nauubos ng mga crayfish at saka PKB molly, yan naman yung kinakain nitong mga snail. Kaya naglagay ako ng snail dyan. Tapos may nakita pa ako mga fry ng PKB molly dito. Yan o, itong maliit na yan. So ang gagawin ko dyan, ititransfer ko sila dito sa maliit na tank para dyan sa lalo lumaki. Hindi kasi sila pwede na lang nandyan. Although pwede, kaso minsan nakakain sila ng mga crayfish. Parang sinisipit din sila kaya maganda na ilipat. So ito nung nililipat ko yung hides ng crayfish na ano siya, nawasak kasi ang ginamit ko lang dyan ay glue stick. Although po pwede naman kaso may certain lifespan lang pala siya. Tapos yan, kinuha ko yung crayfish na nandun sa, na nahulog dun sa hides. O ganyan na pala kasi sila kalalaki. Semi-breeder na rin. Yung iba talaga breeder size na, lalo na yung mga male. Mas malaki kasi yung male crayfish kumpara dun sa female. Mas malalaki yung mga male. So dito, yan yung lahat ng kinuha ko. Kinuha ko muna lahat ng mga hides yan, mga nakalagay dyan. Saka kukunin yung mga crayfish. So dito, nakikita nyo yung mga crayfish na nakalabas na doon sa hides kasi tinanggal ko na sila. So ito yung mga natirang crayfish from the last time na nalipat ko sila dito sa tank na ito. So malaki yung nawala sa kanila, kumunti sila, pero malalaki na yung mga natira dito. So huling ko sila dito. Dito ko napansin na semi-breeder na pala yung iba, tapos yung iba pwede na talagang mag-breed. May nakita pa nga ako dito nung binabalik ko sila na yung iba is meron ng eggs.
So, buti na lang hindi nila pinagpag kasi kung pinagpag nila yun, malamang humiwalay yun. So, pag humiwalay na yun, hindi na yung mapipisa. So, itong mga crayfish na ito, yung iba kulay blue. Iba yung kulay nung iba eh. Yung iba kulay brown, iba kulay blue. Sabi, nasa tubig naman daw yan. Kapag yung tubig daw is kulay brown or muddy, yung kulay brown talaga yung kulay nun. Pero since fresh water to, tapos palaging nalilinisan yung tubig dahil dun sa filter, yung iba daw talaga is nagiging blue. Pero sabi naman ng iba is nasa jeans daw talaga yon. Meron daw talaga na crayfish na nagkukulay blue. Kasi meron mga crayfish kulay red, kulay blue, white, and brown. Yung crayfish kasi na Australian red glow, sila yung malalaki na yung mga kulay brown. So yun yung inaalagaan kasi kapag doon sa mga Chinese restaurant, ang pinipili nila yung mga crayfish na kulay brown kasi malalaki sila kumpara doon sa mga ibang crayfish. So ito yung lahat ng crayfish na nahuli ko. Andito rin yung mga ibang snail. Ibang snail wala nang mga laman eh, mukhang kinain na talaga ng mga crayfish ko. Pero hindi ko sila tatanggalin sa aquarium kasi pwede sila maging hides ng mga maliliit na crayfish. So, chineko sila, ang laki ng bilang ng nawala sa kanila, kumunti talaga sila. Ayan yung malaking breeder size na male. Nawala yung isang sipit malamang, napaaway ito, kaya ganyan. So, mamaya ilalagay ko yung mga hides. Ito, lalagay ko muna yung mga hides para temporary. Diyan muna sila magtago hanggang sa nililinis ko muna yung aquarium para hindi sila ma-stress. Napansin ko rin pala na yung ibang crayfish yata dito is meron ng craylings. Sayang sa akin, hindi ko napansin eh. So dito, nililinis ko muna yung salamin gamit ng suka at saka sandpaper para ma-check ko din sila. Siguro next time bago ko talaga ilipat yung mga ilinis yung crayfish, check ko muna yung tubig. Yun siguro yung pinakaunang number one na gagawin. I-check yung tubig kung meron pang mga craylings kasi hindi natin alam. Sobrang liit nila, talagang malamuskito, kitikiti yung liit eh. Talagang hindi mo mapapansin unless i-focus mo talaga yung mata mo dun sa isang direction, isang lugar lang. Tapos check mo kung may gagalaw. So after 15 to 20 minutes, nalinis ko na yung salamin ng aquarium. Makita nyo, crystal clear na siya. Para na ulit siyang bago, mas mamomonitor ko yung mga crayfish ngayon at mas makikita ko sila. Tapos makikita nyo rin na meron siyang crack sa baba. Crack yan, epoxy yan na niligay ko dyan sa baba para masealed. Kasi kung tatapong ko rin naman, mapaparepair ko, sayang naman. So ito, naglagay ako ng stock water from dun sa drum. Make sure na stock water yung gagamitin nyo kasi kapag yung tubig galing sa gripo, may possibility na mamatay yung mga crayfish at saka mga piggy bean molly. So make sure na stock water. At saka itong stock water na to, almost 1 week na yata to na nandun sa drum. Lagpas pa nga yata. Kaya sure ako na wala na tong chlorine na makakasama sa mga crayfish. Mga crayfish kasi kapag nasobran sa chlorine, talagang sunog yung yung balat nila. At saka yung parang gumagalaw sa buntot nila, nasusunog yun eh ng chlorine. Dito ay nililinis ko itong submersible pump. Itong loob kasi ng submersible pump ay kinapitan na ng mga sludge. Kumbaga bumabarat sila dito sa propeller at humihila na rin ito dahil sa sobrang tagal ko nang hindi nalilinisan. Madali lang siyang linisan, twist nyo lang yung magdang bottom niya tapos hihiwalay na yung mga parts niya. Pagkatapos ay niligay ko na siya dito sa aquarium para magkaroon na ng oxygen itong tubig. Yung kasing pag-flow ng tubig mula dun sa taas ay nakaka-create ng natural oxygen. So kahit hindi na ako maglagay ng submersible ng mga air pump. Tapos ito, nilagay ko na dito yung mga hides ng crayfish. Hindi ko na siya binarush or tinanggal or pinulasan kasi niniwala ko na sa palibot niyan is nakakapit dyan yung mga beneficial bacteria na makakatulong para kainin yung mga ammonia na galing dun sa dumi ng isda or kung ano mga nabubulok na pagkain dun sa tubig. Pagkatapos ay papalitan ko na itong filter wool na itong bagong filter wool kasi sa sobrang tagal ko nang hindi nagagamit ng
hour na linisan yung filter wool is medyo nag-ano siya, parang natatanggal-tanggal na yung mga fiber. Tapos yung mga filter media, yung mga nakikita yung filter media dun sa filter sump, is hinugasan ko na rin siya kasi nakumapit din dyan yung mga sludge. Nilagay ko na yung hose dito sa taas ng filter wool. So kapag maglilinis ako, ang gagawin ko na lang dyan is itong filter wool na lang yung tatanggalin ko. I-squeeze ko lang siya hanggang sa luminis, tapos pwede ko na siya imbalik. Makikita naman natin dyan kapag madumi na yung filter wool. Hindi na nasasala yung mga dumi dun sa tubig. So dito nilagay ko na itong mga long body PKBM dito sa white container para ma-acclimate ko muna. Yun nga, tumalon pa yung isa. Buti nakuha ko agad, buti hindi siya napisa. After one day naman, after this day naman is naging malakas uli yung isda na yan na tumalon. Napakalakas talaga ng resistensya ng mga molly fish, kaya ito talaga yung pinili kong alagaan. So dito ilalagay ko muna itong container dito sa taas ng aquarium para ma-acclimate yung mga PKBM. Tapos after 10 to 15 minutes is pakakawalan ko na sila. After 10 minutes ito, papakawalan ko na itong mga PKBM. After one day, nakita ko na ang sisigla ng mga PKBM na to, na gustuhan nila yung pag-water change at saka yung stock water na ginamit natin, kasi talagang naka-adapt agad sila. At saka kumaga, yung tolerance talaga nila sa mga water change is sobrang lakas, kaya napakagandang alagaan talaga na itong mga molly. So itong mga molly na to, galing siya dun sa mga balloon molly na nasa taas ng aquarium. Parang ang nangyari, sa halip na balloon, mga long body, wala sila yung mga balloon sa mga chan nila. Kumbaga, recta straight yung katawan nila na parang yung normal na molly, yun nga lang is platinum yung kulay nila. Dito, hinuhuli ko na itong mga crayfish, ito yung pinakamalaki oh. Yun nga lang, nawala yung galamay niya, malamang napaaway sila. Mas maganda sana kung malaki yung ano ko talaga yung space, mas naparami ko sana itong mga crayfish na to eh. Kasi sa space na ganito, yung 50 gallons is talagang prone sila sa cannibalism. So inaclimate ko muna itong tubig ng mga 10 minutes tapos pakakawalan ko na uli sila. Ganun din yung gagawin ko sa iba na crayfish, hindi ko nga lang pinagsama-sama kasi baka mag-away-away. Medyo prone kasi sila sa awayan eh. Especially kapag sama-sama sila sa masikip na lugar. So ito, pinapakawalan ko na lang dahan-dahan itong mga crayfish. Ang dami na itong mga craylings, yung mga alak niya. Sayang, hindi ko na-check. So next time kung gagawin niyo yung pag-water change or pagpapalit ng 100% na tubig, is bantayan niyo yung tubig. Siguraduhin niyo na walang craylings na nandun sa bottom ng tank. Tingnan niyo maigi yung tubig bago niyo alisin. So ngayon is nalagay ko na yung mga crayfish at saka mga PKBM dito sa aquarium. After one day, chinek ko ulit sila kung tinignan ko kung na-stress ba sila or kung hindi naging maganda yung quality ng tubig. Nakita ko naman na maayos kasi stock water yung ginamit ko. So ang lesson na natutunan ko dito is kapag mag-water change ako, kahit yung water change lang na 10%, ilalagyan ko ng net yung dulo, yung nilalabasan ng tubig doon sa hose, yung pinakadulo, para ma-check ko kung nagkaroon ng craylings or kung may nahigop na craylings na sa aquarium, para kumbaga mapadami ko pa rin para sa new generation ng mga crayfish na nandito. Salamat sa inyong panonood mga idol. Sa next video ko, i-share ko naman yung bagay na na-discover ko para maiwasan yung pag-aaway-away ng mga crayfish. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.